Aries, hello. Welcome to Queen of Pentacles Star PH. At ito ang inyong 2023 money, career, and finances reading. Ayan, so titignan natin kung ano yung energies ng inyong kaperahan for 2023. General reading lang po ito. Maari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Ayan. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para meron kayong pagkakataon na magtanong sa ating free one question tarot reading live stream. Kaya i-click nyo na ang notifications bell para kayo ay ma-notify every time na meron tayong bagong uploads or meron tayong live stream. Okay, so let's see. Hatiin natin sa apat to. So, each quarter. Kuha tayo ng mga cards na magre-represent lang each quarter. So, for Aries, money, career, finances. First, second, third, and fourth. Aries, money, career, finances. For 2023. You have first, second, third, and fourth, money, career, finances for Aries. Money, career, finances for Aries. First, second, third, and fourth. Okay. So, tingnan natin yung overall energies for 2023 sa inyong kaperahan. Overall energy for Aries, money, career, finances for 2023. Money, career, finances for Aries, 2023. You have the Six of Swords, Justice, and Six of Pentacles. So, it seems na you are focused on bringing balance into your finances ngayong 2023. Kumbaga, kung ano yung mga bagay, sitwasyon na hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo, no? You may be leaving that situation with the Six of Swords. Maghahanap ka ng mas magandang opportunity, okay? Because alam mo kung ano yung dinideserve mo. So, importante kasi yon na alam natin yung dinideserve natin. Kasi kung hindi natin alam yung dinideserve natin, maari tayong malito, maligaw ng landas, no? Na ito bang sitwasyon natin ngayon is best for us? Hindi natin alam, no? So, yung iba sa inyo, you will realize na whatever situation right now na hindi na nag-work for your own good, no? Career, trabaho, business, iiwanan mo na yan for something better, no? Na alam mo ang dinideserve mo. And you're going to create your own destiny. With the Five of Swords energy, it seems na ito yung iniiwanan mo, no? Yan yung iniiwanan mong conflict and you are open for new beginnings ngayong 2023. So, there's a... may mga magsisimulang bagong project, bagong trabaho, bagong career for you for 2023. Now, let's see kung ano yung first quarter energy for you. So, you have the sixth house, nature, and the 12th house. Okay, escape. Ayan. So, it seems na ano, you're going to finally take action sa mga pangarap mo. 12th house kasi is about your dreams, yung mga aspirations mo rin, yung mga gusto mong ma-achieve pa. And with the 6th house here, it seems na you're going to take action and at the same time, mas magiging ano ka rin. Kumbaga, yung approach mo is practical, no? Hindi yung tipong, okay, suntok sa buwan, gusto mong maging ganito kayaman sa 2023. Medyo mahirap yun. Kumbaga, para sa inyo, gusto nyo, realistic, practical siya, no? And also, you're going to spend more time with nature. So, maaring yung isa sa business or pagkakaabalahan nyo for 2023, may kinalaman sa ano, sa pwedeng farming or pagbibenta ng halaman, ganun, or mga root crops, vegetables, fruits. Pwede rin may kinalaman sa health, no? Kalusugan, or you may be selling supplements, ganyan.
or mga beauty products, skincare. Meron kang aaralin eh na isang skill. Halimbawa, mag-aaral ka ng paano gumawa ng potion or paano gumawa ng cologne. Ayan. So, meron dito ang Queen of Wands and the Star. Yes. Parang ano, fueled yung iyong pangarap. So, kumbaga parang you really want to make it happen. Yung mga pangarap mo noong 2022, gusto mo na matupad siya. Magkaroon na siya ng, yung kumbaga makita mo na yung pagbabago, unti-unti, no? But the Two of Cups energy, it seems na you are so committed dito sa gusto mong gawin. Okay? And maaring meron ding person na nagbibigay rin ng support sa'yo, no? This can be anyone na malapit sa puso mo. This can be a romantic partner or pwede rin kamag-anak, no? Kapamilya mo. So, there is partnership. So, pwede rin na you will try a project or a business na meron kang magiging business partner. Okay? Para mas lalo mong mapaunlad ang gusto mong subukan na ito na project. So, for the second quarter, you have Scorpio, the animal, miscalculation, and ostentation. So, I feel like, ano, meron kang mga pagkakamali in the past na kumbaga magte-take charge ka na. Kumbaga, you will take responsibility of your mistakes in the past. And this will give you a good karma, kumbaga. Maaring meron kang mga wrong decisions sa pag-handle ng finances mo in the past. Maari ring meron kang mga inutangan, no, na hindi mo pa nababayaran. So, by the second quarter, you will try your best to work things out, no? Talagang ano, focus yung iyong attention sa pag-aasikaso ng para makaalis ka na dito sa pagkakautang, no? Para sa may mga utang sa inyo. But yung iba naman sa inyo, maaring you are facing a major decision in your finances whether iiwanan mo na ba o hindi. Okay? So, maaring dati mong trabaho, tapos meron kang mga sinubukan nung first quarter na business or projects or ibang pinagkakakitaan na nag-work, no? Kumbaga, naging successful for you. And the second quarter, iniisip mo na bibitawan mo na ba yung isa mong pinagkakakitaan para mag-focus ka na dito sa sinimulan mo nung early on ng 2023. So, maari ding may mga kinoconsider ka na reasons kaya gusto mo mag-decide na or makapili na. Maari kasing gusto mo na mas marami kang oras at panahon sa iyong family, no? And I feel kasi na ano, meron kang mga inspiration ngayon next year na gusto mo rin maipakita mo yung mga pinaghirapan mo or parang not actually showing off but ano siya, yung gusto mo lang maging proud sa mga achievements mo. And paano mo magagawa yun? Kailangan, meron ka munang achievements. So, yun yung isa sa bibigyan mo ng focus. Kasi, di ba, pag meron tayong mga pinagsasabay-sabay, minsan mahirap siyang i-manage na magiging average ka lang sa bawat aspeto na yon. Pero kung meron ka dong tututukan, bibigyan ng attention, focus, mas lalong magiging malaki yung opportunity for you na maging successful dun sa pinili mo kasi dun ka nakafocus. So, pagdating naman sa third quarter, which is July, August, September, so North Node, Destiny, Travel, and then third house, which is also making another decision for you. So, parang ano, ngayon, sa third quarter ng 2023, you are going to follow your destiny, no? Maaring marirealize mo na yung life's purpose mo, na kung ano man tong negosyo na pinasok mo or ibang pagkakakitaan na to, gusto mo mas mag-grow ka as a person doon. And yung iba sa inyo, maaring yung pagtatrabaho, pagsasabayin nyo sa pagtatravel. Alam mo yun, na gusto mo na parang jet setter, no? Na you can work while you are traveling or you can travel while you are working.
So third house energy, you may be learning a new skill, no? Meron kang pag-aaralang bagong skill na magagamit mo to expand your business, to expand your career. So you may be facing that decision. So Wheel of Fortune, the World and the Hermit. Wow, major happenings for the third quarter. Napansin ko lang, no, halos sa lahat ng mga signs na nire-read ko, pagdating ng third quarter, malaki yung pagbabago, malaki yung energy shift na puro mga major happenings yung nangyayari. So this is about your destiny. Tinan mo, dalawang beses na nagpakita yung destiny. So there's destiny. And then there's also destiny here. So, parang ano, dinadala ka sa iyong life's purpose. Yung North Node mo, yung North Star mo. So, you also have the World card. So, possible rin to talaga travel for some of you kasi the world yan. So, meron kang opportunity to travel. Maaring meron kang pagninilay-nilayan or aalamin na bagong paraan ng pagkakakitaan na parang, alam mo yun, ibe-benchmark mo yung nakikita mo sa ibang bansa at dadalihin mo sa kung saan bansa ka naka-base, no? Or parang pagmamasdan mo how are people earning from other countries and maaring i-a-adapt mo yan sa sitwasyon mo. And it seems na, ano, mas focus ka on getting to know what your ano yung fate mo, eh ano yung parang layunin mo dito sa mundo, no? You are in search for your life's purpose. So napakahalaga sa iyo na malaman yung life's purpose mo for 2023, and I feel like ipapakita yan sa iyo sa third quarter ng 2023. So you have a semi-sextile allowing enterprise and enthusiasm, which is a ninth house. Now, ninth house energy, ang daming Sagittarius. Baka meron kayong Sagittarius sa inyong natal chart. Meron din ditong Virgo energy. It seems na sa last quarter ng 2023, mas magiging stable yung career mo or business mo. Especially dun sa mga mahilig mag-business, mas magiging stable yung business ninyo. Mas lalo kayong, parang ganado, no, na magtrabaho, ganado kayo na mas palawakin pa kung ano yung nasasakupan ng business ninyo. And also meron ditong may bagong potential kang marirealize na parang magbe-branch out yung isang idea na yon. Parang halimbawa yung current mo na trabaho or business, may isip mo na, pwedeng meron ka pang magawang isa pang business na inspired doon sa current na trabaho or business mo. Yes, you're going to work really hard, okay? So, ang ano lang dito, when making choices, no, hindi lahat ng makikita mo or ipipresenta sa'yo, makakabuti sa'yo. Kaya nga, it is best na to tap into your intuition, kukutuban mo ano yung pinaka-best para sa sitwasyon mo, para ang mapipili mo is beneficial para sa'yo. And I feel like magiging beneficial yung choice mo na yan. Maging maingat lang kung ikaw ay yung tipong nagmamadali, no, na okay, ito na, gagawin ko na, or pipirmahan ko na, i-accept ko na, ganon. So, you are going to work really hard, lalo na sa last quarter ng 2023. And it seems na things are going to be more, parang mas lalawak yung scope ng career mo, ng trabaho mo sa last quarter. Kumbaga sa halimbawa, nagnegosyo ka, isa lang yung branch mo. Pero pagdating ng end of 2023, mas madadagdagan yung branches mo. So, you are expanding. So, meron ditong past life, healthy boundaries, and healing. Okay. So, iba sa inyo, you may be healing from a past life trauma when it comes to your finances or mga trabaho mo na hindi mo nagustuhan yung experiences mo doon, no? Maaring mga pagkakamali mo in the past sa trabaho, sa career mo, sa business mo. And you're healing from that. And now, mag-set ka na ng healthy boundaries. Baka kasi dati nung nagbi-business ka, pautang ka ng pautang kasi iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. At yun nga, wala namang nangyari kasi nga nauwi lang sa lahat sa utang, no? Hindi ka na nakabawi.
And para sa'yo, learnings mo yon. And you're healing from that. Pinapatawad mo na yung sarili mo sa mga naging pagkakamali mo in the past. And ngayon, alam mo na kung paano mag-set ng healthy boundaries. Na pag may nanghiram or parang merong humihingi ng pabor sa'yo, hindi mo laging pagbibigyan kasi alam mo kung sino yung mga taong dinideserve nung pabor na ibibigay mo. You also have here, strength, take time to make clear decisions. Bring awareness and light to the situation. See? So, ito na yung binabanggit ko sa inyo kanina na kailangan, maaring magkakaroon kayo ng, ano, ng panahon para pag-aralan ng isang bagay bago nyo pag-desisyonan. Kasi, maaring may mga opportunities na darating sa'yo, may mga options, pero like what I mentioned kanina, hindi yan lahat better for you. So, kailangan hanapin mo yung best for you. You also have Penguin, Diamond Light Activation. Light activations and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them in. Ayan. Itong Diamond Light Activation, I feel like this is new ideas, creative ideas na paparating sa'yo sa 2023 na mas maganda na maging bukas ka dito para, you know, mas maintindihan mo bakit sa'yo yun pinapadala, bakit ikaw yung binibigyan ng pagkakataon na yon. Kasi maaring magagamit mo yung iyong talents na binigay sa iyo ng universe, no, para mas maging produktibo or productive yung life mo for 2023. Okay? So, that is your reading, Aries. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again.